All-in-one seafood place? Meron yan sa Capiz. Dito sa Palina Greenbelt Eco Park, sinusunod namin yung COVID-19 health protocol. Meron mga kabana or bamboo hut na pwedeng rentahan ng 1,500 pesos per hour. Kasama na rito ang river cruise. Parte ng river cruise ang seafood harvesting. Ito yung tahong at ito yung talaba. Ipinakikita rin sa mga bisita ang tradisyonal na paraan ng paghuli nila ng isda gamit ang surambaw. Gawa ito sa bakal at kawayan. Karaniwan itong ginagamit sa paghuli ng malalaking isda sa gabi. Samot sari ang laman ng kanilang seafood menu. Mula sa mga kilala na natin tulad ng hipon at talaba. Hanggang sa mga pagkain dito lang sa Capiz matitikman. Tulad ng sasing o sandworm. Gamit ang stick, kailangan muna nating linisin ang sasing at tanggalin ang laman loob nito. Ito na, malinis na ang sandworm. Kay mainit na yung mantika natin, ilagay na natin yung sasing. Mmm! Crispy and crispy! Parang fried chicken! Nariyan din ang lampisaw. Pagkatapos mabusog sa seafood, relax din. Samantala, may isang lugar dito sa Capiz na iba naman ang ipinagmamalaki. Mula sa Barangay Banika sa Roa City, 30 to 45 minutes ang biyahe sa bangka para marating ang isla ng Olotayan. Little Boracay kung tawagin ang islang ito. Ito yung buhangin na pinagmamalaki namin sa isla. Sa ngayon, mga taga-Capiz pa lang ang maaaring bumisita sa isla. May zero COVID-19 cases kasi ang lugar, kaya masigasig na nag-iingat ang kanilang lokal na pamahalaan. Check out that gorgeous island, mga biyero. Kahit nasa Maynila, makabibili rin ang sariwang seafood galing Capiz. Pag pumunta po dito, kakain po, punta muna sila sa market, pipili po sila doon ng iba't ibang seafood na galing po yun sa Capiz. Doon meron kami doon ng alimango, mayroong suko. Pagpasok sa dampa, agad makikita na nakagrupo ang mga panindang seafood ayon sa uri. Yung hipon po, mayroon din siyang 550, may 600. Wala po, nasa range po siya ng mga 550-600. Ang alimango po nasa 750 per kilo, depende din po sa season. Pag may mga okasyon, medyo tumataas po siya. Ang shell naman po, 150-180. Seafood, diretso paluto na yan. Sa labas kasi ng market ay may paluto restaurants.
bestsellers ng kainang ito? Garlic buttered mixed seafood. Deep-fried lapu-lapu in sweet and sour sauce. Oras mamili, meron din namang restaurant na may take-out delivery service na ang Seafood Boodle Fight Set. Bida riyan ng alibango at scallops na galing mismo sa Capiz. Aba, may kasama pang dahon ng saging para kumpleto ang inyong Boodle Fight Setup. At ako, syempre, Boodle Fight at Home! We can't go to Capiz. Capiz will actually come to us via this Boodle Fight. I just have to point out that gumawa lang ako ng makeshift banana leaf. Nakalimutan lang nila i-include. But alam ko, i-included talaga na banana leaf para talagang tunay na Boodle Fight. What's great about having them ship a whole feast of this Boodle Fight, di ba parang usually kapag mabiyahe tayo, pupunta tayo sa ibang probinsya, yun yung hinahanap natin eh. Yung Boodle Fight, ambiance, lahat kayo nagsasalo-salo, ginagamit yung mga kamay nyo, samut saring seafood, gulay, is, you know, baboy, iniyaw na manok, you name it.